Let's come to His presence. Amen. Do you believe that our God is a great God? Amen. Amen. Do you believe our God is a great God? Amen. Amen. And we will declare how great our God is. Amen. Yes, Jesus. Come to His presence. Glory.
Jesus.
This is a personal prayer to you, Jesus. We need you in this place. We need you in this world. We need you in this country. We need you in this city, oh God. You alone we need. Just speak out your voice. We need you, Jesus. Every moment I need you here now. This graceful hunting out your praise. Brothers and sisters, whatever things we need today, anuman pong sitwasyon, meron po tayo ngayon. The only hope we have is Jesus. He is the only one we need. Whatever situation we are in, whatever problems we are in, whatever problems or troubles we are encountering right now, we only need Jesus. Jesus and Jesus alone. Can we sing it one more time? Yes, Jesus, I need you. Jesus, I need you. Can we all raise up our hands every moment as a sign of our worship I need and our faith in Him? Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Focus our eyes unto Him as we say, Jesus, I need you. And Jesus.
Makapagbibigay sa amin, Panginoon, ng joy. Makapagbibigay sa amin, Panginoon, ng hope. And so, Lord God, we pray. May you never leave us. May your presence, Lord, never leave us, oh God. And Lord, we even thank you for today that we are here celebrating with you. That we are here, oh Lord God, fellowshipping with you, oh God. And so, Lord God, we pray, may you continue, God, to pour out your presence and even your Holy Spirit, oh God, to be in this place. Lord, may you touch every heart. May you touch every soul, oh God, on site and online, God. And Lord God, let your name be glorified, Lord, as we stay in your presence. And let your name be glorified. And Lord God, even Father God, when we receive your message today, we pray that we will receive it with a whole heart, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And let your Holy Spirit freely flow, oh God, upon this place, oh God, in the name of Jesus. At maging Panginoon sa mga kapatid po namin online, Lord, we pray na nanonood, God, we pray that may you also touch them, may you also fill them, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, we thank you for what you will do today, and we even pray, oh God, for power, oh God, and even boldness, Panginoon, sa magsishare ng iyong salita. Panginoon, marami pong salamat. And to you, we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise
Praise God. Isang magandang umaga po sa lahat. Are we all excited? May mga vacant seats pa po tayo sa harapan para ho lahat ay makaupo. Okay, so bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa araw po na ito, ay tayo po ay magbibigay sa Panginoon. At nais ko pong kunin ang pagkakataon po ito to thank you sa lahat ho ng mga faithful partners po natin sa ministry ay ang buong 611 Church Philippines ay nagpapaabot po ng pasasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa gawain po nito. Hindi lamang sa lahat ng mga nag-attend ng atin pong on-site service, kundi maging ang lahat ng nag-attend sa atin pong online services sa mga gawain ho natin. We thank you for your partnership in this ministry. At dahil po sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa gawain na ito, ay patuloy din pong umuusad ang gawain po ng Panginoon. Nais ko pong ibalita sa inyong lahat na meron ho tayong naumpisang bagong gawain sa Kabugaw Apayaw. And God is so good sa isa pong manggagawa. Ang pangalan ho niya ay Pastora Judy Ann Tamot. Ay nakapag-umpisa po ng panibagong gawain. Bukod po dun sa church ni Pastor Anton, ay nagkaroon ho siya ngayon ng daughter church. So apo na po yan ng 611 Tugigaraw. And last week or the other week, sila po ay nag-umpisa na sa kanila pong preparation ng kanila pong building construction. Purihin ang Panginoon, palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Dahil noong December, dinalaw ko po yung pastor natin doon. And sila po ay nag-meet sa isang bahay. No? Sa tagal po ng panahon, sila po ay doon nag-meet. So sabi niya, Pastor, desire po namin na magkaroon din ng sariling lugar ng panambahan. So someone in that place, yun pong member po nila ay nag-donate ng something like 300 square meters yata na lupa na malapit doon sa bahay mismo nung Pastor Judy Ann. And sabi po nung pastor, meron ho kaming nakahandang tatlong chainsaw at may mga kahoy na din, pastor, na puputulin. So siyempre, sabi ko, sige, sa amin na yung gasolina. And 2 weeks ago, sila po ay nag-umpisa ng nag-cut ng mga timber for their church. So purihin ang Panginoon. Ako po ay umapila sa atin pong mga kapatid. Kung kayo po inihipon ng Panginoon na magambag sa gawain ho na ito, sa bagong bukas na gawain po na ito, malugod po naming tinatanggap ang inyo pong pagbibigay. Of course, your tithes and offering ay malaking tulong ho. But kung nice po ninyo magbigay ng extra, yung hindi po kayo makatulog dahil gusto nyo magbigay, kami po ay malugod na tumatanggap sa inyo pong pagbibigay. Okay? Si Pastora Judy Ann Tamot ay mag-uumpisa po ng kanyang church building project. At purihin ng Diyos dahil sa kabila po ng pandemya, ay meron pong mga manggagawa na hindi po alintana ang pandemya, kundi ang tinitingnan ay ano ang magagawa for the expansion of God's kingdom sa lugar po nila. And so today, tayo po ay magbibigay sa Panginoon. And before I forget, please pray. Meron hong mass wedding na magaganap doon ho sa lugar na sa Kabugaw. And meron ho tayong 8 couples na ikakasal by March. Uso yata kasalan sa March. Okay. So yung mga nice po magpahabol dyan. Siyempre yung may mga boyfriend lang dapat. Na? Ay please pray na maging okay po ang panahon at ang atin na ito pong pandemya upang malaya ho tayong makapunta. Malaya pong makapunta ang inyong lingkod para po ikasal yun pong 8 na partners na magpapakasal. All right, so
Tayo po ay dadako sa gawain ng pagbibigay. Hawakan natin ang ating mga offerings and tithes, and tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Lord, we thank you for your faithfulness. In many ways, Lord, binless mo ang iyong mga anak. Alam mo, ang bawat kamay, ang bawat puso na nagbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, may you honor them as they have honored you, O God. Not only in their praise and worship, but as they have honored you with their wealth. It is your promise, O God, that them that honors you, you will honor them. And Lord, I pray for all kinds of favor and grace, every kind of blessing. Idaloy mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na patuloy na nagbibigay, Panginoon, sa iyo pong gawain. Dalangin ko, Panginoon, Lord, may the works of their hands be blessed. And your very promise, Panginoon, na itataboy mo ang lahat ng devourer sa kanila pong mga pinagkukunang yaman, sa kanilang mga pananim, sa kanilang pong mga alagang hayop, sa lahat ng kanilang mga career. Lord God, I pray, ikaw, Panginoon, ang gumawa ng mga signs and wonders and miracles, O God, in their lives, even in their finances. Lord God, for we claim your promise today na kung kami, Panginoon, ay magdadala ng aming ikapu sa iyo, sinabi mo, Panginoon, magpapalain mo ang iyong mga anak. And that you love, O God, you love a cheerful giver. And so, Lord, as we honor you with our wealth today, O God, be glorified. And I pray, God, in Jesus' mighty name, that every seed planted in this fertile ground ay mamunga, Panginoon, ng siksikliklig, maabaw, walang sukat kalagyan sa kanila pong mga buhay. At ang dalangin ko, Panginoon, sa araw po nito, let there be open heaven sa kanila pong mga pamilya. Remember their families, remember their loved ones, O God. Lord, honor them as they have honored you today. So Lord, we give you our tithes and offering. Panginoon, be glorified as we give, O Lord God, today. And this is our prayer in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Sa lahat ng atin pong mga nag-attend online, ay nandyan ho sa inyong mga screen kung saan nyo po pwedeng ipadala ang inyong pong mga tithes and offerings. So today, are we all excited with the Word of God? Let's all welcome our preacher for today, Sister Jennifer Abanero. Ayan, good morning po sa ating lahat. Are we blessed? Amen. Pwede po ba nating ngitian yung ating pong mga katabi? Ayan. And para po sa mga bagong attend lang po, we welcome you sa ating pong church. Welcome po. And meron nga po kaming kasabihan that once you are welcome, you are forever welcome. Ayan. Amen. Ayan, sino pong naka-attend last Sunday? Ayan, so meron po tayong review, joke lang po. Ayan. Teacher na teacher. Ayan, so just a recap. So last Sunday po ay nagturo po ang ating pong pastor on the secret of how to stay safe and secure. And I believe na ang bawat isa po sa atin, natanggap po natin yung ating pong portion that the true secret of staying safe and secure is only in the presence of God. At ang sabi nga po ng Bible, those who trust in the Lord, yung ang tiwala po ay nasa Panginoon, sila po yung safe and secure, and that we have also received last time that we have a secured inheritance. Naniniwala po ba tayo? That we have an allotted portion that not even the wicked ay kaya po nilang kunin. So naka-reserve na po yun para po sa inyo, para po sa atin. And it's only up to us how we claim yung inheritance na pre-namis ng Panginoon, and that we not only a secured inheritance, but we even have a secured future. So meron po ba sa atin yung mga natatakot or worried tayo kung ano nga ba yung ating future? Ayan. So the Lord's promise is that as children of God, part po ng ating pong privilege is that we have a secured future. Pero yung allotted portion po na
pre-promise ng Panginoon, does this mean na hindi po natin hindi natin siya kailangang i-work out? Or tutunganga na lang po tayo para ma-receive natin yung promise na yon? So sinasabi din po ng Bible that faith without action is dead. Okay, so we really need to also do our part for the realization of this promise that God has given us. Pero paano nga po ba yung tamang paraan on how we work on this promise na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? So today, kung maobserbahan po natin, so I think yung iba po sa atin ay active sa mga social media, though ako po ay hindi masyado. Ayan. So we can see that actually people are trying to look for happiness, for joy, or even satisfaction on things in the world. Naniniwala po ba tayo? And they are really actually doing their best para po hanapin yung happiness, yung satisfaction sa mundo. So usually, common po to sa mga market people. Ayan. So they try to establish their lives. They try to find meaning sa mga workplaces po. They find satisfaction sa kanila pong mga work in their position sa mga marketplace. Or others, maybe, they find satisfaction on how many degrees they have earned, on how wise they think they are, or kung gaano po kadaming properties, ilan kaya yung kanilang bahay, yung lupa, yung kanilang cars. And we really see how people work so hard to obtain all of these things because they think na dito nga po nila makikita yung totoong meaning ng kanila pong buhay. Or they think that they can have this, nandun po yung value or yung profit sa buhay na meron po sila. And that, ang nakakalungkot nga po is that even Christians ay mahirap mang tanggapin, but even Christians, sometimes they can sacrifice their relationship with God. They depart from the presence of God in pursuit of all of these things. Kasi nga po, ang akala po nila ay matatagpuan nila ang tunay na joy, the true satisfaction, the peace in all of these things. Pero makikita po natin today, as we study the Bible, kung ano nga po yung sinasabi ng Ecclesiastes. Ayan, so let us open our Bibles in the book of Ecclesiastes chapter 1. At basahin po natin from verses 1 to 18. Ayan. So, I'm reading in my New King James Version Bible. So, ang sabi po ng verse 1, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. What profit has a man from all his labor, in which he toils under the sun? One generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. The sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. The wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls around continually and comes again on its circuit. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the rivers come, there they return again. And then verse 8, all things are full of labor. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. That which has been is what will be, and that which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Is there anything of which it may be said, see, this is new? It has already been in ancient times before us. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come by those who will come after. And then verse 12, I, the preacher, was king over Israel in Jerusalem. And I set my heart to seek and search out by wisdom concerning all that is done under heaven.
this burdensome task God has given to the sons of man by which they may be exercised. And then verse 14, I have seen all the works that are done under the sun, and indeed all is vanity and grasping for the wind. What is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be numbered. I communed with my heart, saying, look, I have attained greatness and have gained more wisdom than all who were before me in Jerusalem. My heart has understood great wisdom and knowledge, and I set my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this also is grasping for the wind. And then last verse, for in much wisdom is much grief, and he who increases knowledge increases sorrow. Let us pray. Father God, we thank you for the reading of your word. And Lord, we just continue to ask for your spirit, O God, to be in our midst as we study your word. Lord, we ask that may you reveal unto us your rama for today, at ang bawat isa nga po ay matanggap nila ang kanila pong portion. Panginoon, ang aking pong dalangin, that may you hide me beneath your cross, that you and you alone be glorified sa aking pong buhay. And Lord, I pray that may you use me as your mouthpiece for today, O God. Panginoon, marami pong salamat, and in all of these things, your name and your name alone be glorified and be magnified. Amen. Ayan. So, 2 weeks ago, sino po ang sumusubaybay sa atin pong morning devotion? Ayan. So, we have actually started yung atin pong morning devotion sa book ng Ecclesiastes. Ayan. So, sino po sa atin ang nung unang basa pa lang po natin? Ay talaga namang siguro yung iba na patanong na, oo nga no. Or maybe others ay nag-agree dun sa argument nung author na, oo nga, parang yung sinasabi niya nga na yung tubig ng rivers pumupunta sa sea, but the sea is never full. Ayan. Yung sun, it rises, pero bumababa din siya. O, diba? So, ang sinasabi niya, everything is meaningless. Pero, yun nga po yung sinasabi na hindi dapat natin siya i-analyze na parang stand alone. We need to understand yung buong meaning nung sa Ecclesiastes. Kasi kung doon lang po tayo sa una, parang yun yung conclusion natin, that life is meaningless. So wala na akong gagawin kasi all is vanity. My labor, my wisdom, everything that I do is vanity. Pero today, aaralin po natin, hindi po siya nagtapos doon. Hindi po yun yung pinaka naging conclusion nung author. So kung titignan po natin, some scholars, sinasabi po that the author of this book, ang nagsulat po nito is actually King Solomon. Though others ay in-associate po sa ibang teacher. Kasi nga doon po sa verse 1, ang sabi niya po doon is, hindi niya actually sinabi na King Solomon. So the son of David, yung ginamit po niya doon. So makita natin, sino ba pinakasikat na son of David? So si Solomon lang naman siya. Ayan. And later part, makita kasi natin yung sa part ng sinasabi niyang vanity of obtaining wisdom. So mamaya po, i-explain po natin kung ano po yung wisdom na tinutukoy po niya dito. So we can see that, kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, yung sinasabi niya dito that life is vanity, kung titignan po natin, i-observe po natin yung ating pong community, a lot of people, makikita po natin yung ganitong setup, that others are, they really work so hard sa kanila pong mga work, but at the end, hindi po nila na-enjoy yung fruits ng kanilang labor. So others, namamatay na lang sila agad, or others, magre-retirement sila siguro, mag-i-stay na sila sa mga hospitals. So yung na-earn nila na money is mapupunta lang din siya sa gastos for the medication. So nakakita na po ba tayo ng ganito? So marami pong ganitong scenario in our community. So last Friday, kung bakit ko nga ba nagawa itong teaching na to, though tinatanong ko rin si Lord kung ito nga ba. Ayan, so last Friday, parang nasa CSU Andrews kasi ako, nag-panel ako doon sa deliberation ng mga proposals for funding, and yung isang staff kasi doon, parang
kausap niya yung isang nagbabalita, may nagmamarites. Ayan. So nagbabalita po siya, yung isang high-ranking official ng isang agency, parang namatay daw siya. So sabi doon, ay halos kaka-retire niya lang daw po. Hindi man lang niya na-enjoy yung pension na mare-receive niya sana. So parang, alam mo yung pinagdugtong-dugtong ko rin yung mga pinapakita sa akin ng Panginoon for this week. Kaya nga po, for last week. Kaya nga po, though, siguro sa unang tingin po ninyo sa title, parang ang harsh naman ni Ma'am Jen. Ayan. Pero yun po yung talagang parang revelation ng Panginoon that I believe gusto ng Panginoon na matanggap po ng bawat isa sa atin. Na paano nga ba magkakaroon ng totoong meaning yung ating pong buhay. How our labor, yung ating pong mga works ay magkakaroon ng tunay na value or we will have this true profit. So, yung title ng ating pong teaching for today, ayan, nasa mga notes po ninyo, Vanity of Life Apart from God. Ayan. So, meron po siyang kadugtong. So, vanity, pag sinabi po nating vanity, other translations na ginagamit po ay meaningless. So, life is meaningless apart from God. Do we believe it? Amen. Because it's only in God that we can truly find the meaning na ating pong buhay. Kasi, I'm not sure kung na-experience na ninyo na kapag nawala na po tayo sa presensya ng Panginoon, our life starts to be chaotic. So, wala na po tayong direction. Kaya naman, it's very important na mapaalalahanan po tayo. Most especially during this pandemic, parang yung focus ng mga tao, parang nabaling siya sa, oh, kailangan kong mag-earn, mag-work. Kailangan kong, ang dami po nag-enroll ngayon eh. Kailangan kong mag-earn ng wisdom, ng knowledge. Ayan. So, hindi po natin sinasabi that these things are actually not good. Pero ang sinasabi lang po natin, merong proper way of doing these things upang sa gayon yung mga efforts po natin ay hindi po siya mawalan ng kabuluhan. Amen? And so today, yun po yung atin pong aaralin, yung sinasabi po ng author in the book of Ecclesiastes chapter 1. So, vanity is actually a Hebrew, it means hebel, which literally means breath, which indicates what is mortal, transitory, or of no permanence. So our life here on earth is actually but temporary. And so it's very important that the things we do here are really of value. Not to the world, but to God. So natanong na po ba natin kung yung mga bagay na ginagawa po natin kaya ngayon? So let us evaluate, meron po kaya siyang value or substance sa Panginoon? Maybe in the world, it has a value, it is an impact. Pero sa Panginoon, meron po kaya? Ayan. So, tanungin po natin sa mga sarili natin. Ayan. So, saan po natin nakukuha yung meaning, the meaning of our lives? Do we find it in our families? Do we find it in our workplaces? Yung satisfaction po ba natin, yung fulfillment po ba natin, nakukuha natin sa mga ginagawa po natin in the marketplace? Kung natutuwa yung boss mo sa'yo, so you feel satisfied. Kung hindi naman, o hindi ka na satisfied, stress ka na. Ayan. So where do we find the meaning of our lives? Do we find it in the world? Or do we find it in God? Kasi as children of God, yung meaning po ng buhay natin, we can only find it in the presence of God. Ayan. So today, we will find out what is the secret to a meaningful life. Gusto po ba natin magkaroon ng meaning yung buhay natin? Ayan. Wala naman siguro may gustong meaningless yung kanyang buhay. Ayan. Kasi kung ganun ang case, baka nagpakamatay na kayo, di ba? So gusto naman po natin lahat magkaroon ng meaning yung ating pong mga buhay. And so we are so blessed that today, I believe the Lord will reveal to us kung paanong magkakaroon ng meaning yung ating pong buhay, yung ating pong mga ginagawa. Kasi minsan, ang dami po nating pinagagawa sa buhay. Tama? Di ba? Parang
lalo na yung mga nag-work or di kaya yung mga estudyante, marami silang mga subject, di na nila alam kung ano yung uunahin. Pero in all of these things, na-consider po ba natin na nakakapagbigay pa kaya siya ng glory sa Panginoon? Kasi yun naman po yung pinaka-goal natin. The Bible would tell us that in everything that we do, dapat nandun po na yung goal po natin is not to glorify ourselves, but to give back the glory to God. And that for others to glorify God through our lives. Amen? And so there are few things na gusto ko pong makita natin on this text na atin pong aaralin for today. So meron po tayo dyang 2 points na nilagay natin. So in verse 1 to 4, I want to 11 rather, yung first point natin, apart from God, labor is in vain or meaningless. So kung mapapansin po ninyo yung mga points po natin, meron po talaga siyang kadugtong na apart from God. So pag wala po ang Panginoon, without the presence of God, everything we do, our labor will be in vain. Wala po siyang meaning, wala po siyang value, wala po tayong makukuhang profit. So ang sabi po ng verse 2, vanity of vanities. So parang nasa, kung sa English, di ba meron tayong tinatawag na superlative. So parang nasa pinakamataas pa siya ng superlative. Kasi vanity of vanities. And then other translations ang ginagamit po is utterly meaningless. So parang nandun talaga siya sa peak na, alam mo yung frustration ng author na dahil nga he tried to find this meaning on these things, pero at the end nakita niya na hindi niya nahanap yung meaning dito sa kanyang labor and even dun sa wisdom na meron po siya. So ang sabi po ng verse 3, what profit has a man from all his labor? Ano nga ba yung gain ng tao from all his labor at which he toils under the sun? So gusto ko pong makita natin yung word niya na he toils under the sun. So pag sinabi po nating under the sun, ang translation po niyan is lahat ng mga ginagawa niya in the world. Under the sun. Kasi we have to take note that God is actually above the sun. So kapag under the sun po, He is doing all of this labor sa mundo. So hindi po kasama ang Panginoon. Wala po ang Panginoon sa picture. So ang sabi po ng Bible, what does a man gain from all his labor at which he toils under the sun? So ano nga ba? Ano nga ba ang nakukuha ng tao dun sa lahat ng mga pinagpapaguran niya sa mundo? So we have seen a lot of people, even yung mga big business people, yung mga celebrity. Nakita po pa natin si Chris Aquino. Ayan, example po siya. Ayan. So, what does really man gain from all his labor? Hindi po nila na-enjoy yung fruits ng kanila pong labor because they are not in the presence of God. So yun po yung gift ng Panginoon sa kanya pong mga anak. So kung nabasa po natin sa Ecclesiastes, sinabi din po doon that being able to enjoy yung gift na yung fruits of labor natin is actually a gift from the Lord. So as children of God, privilege po natin yun that as we work, actually hindi po tayo inutusan to work really hard eh. So mamaya i-gagawin po natin, i-discuss po natin. So as we work, nandun po yung promise that we are able to enjoy. Nandun po yung satisfaction. Kasi what's the point of laboring kung hindi ka naman masaya? So makikita po natin yan sa mga tao outside. So they really work so hard. And as they work so hard, parang hindi po sila nasasatisfy. The more that they gain, the more that they desire to have more. And makita po natin, wala po dun yung fulfillment, yung joy, yung satisfaction. Kasi sila nga po yung hindi na sila nakakatulog kasi nag-iisip pa rin sila kung paano kumita. So kahit gabi, nag-work. So they really toil so hard for these things na gusto po nilang makuha. Pero ang sinasabi po ng Bible is that
they labor, their labor is in vain because it is not done in the presence of God. And they will never be satisfied. Hindi po nila ma-enjoy yung fruits ng kanila pong labor. And then in verse 4 to 7, so makita po natin yung cycles na minention po nung author, that generations come and go, but the earth remains forever. So, o nga naman, people are born, may mga pinapanganak, meron din mga namamatay, pero the world or the earth seem not to notice. So what kung namatay ka? So what kung pinanganak ka? So parang generations come and go. And then the sun rises, pero it also goes down. So these are cycles na pinapakita lang po dito that the labor of man cannot do much to bring change into the world. It's only God who can actually bring change sa atin pong mundo. No matter how hard we try, we cannot on our own change the world. Meron po ba sa atin naka-change ng world? Nagawa po natin na yung sun, di siya bababa, di ba? So wala po tayong parang yung labor ng man is wala siyang masyadong bearing, wala siyang masyadong effect. And then man's quest to discover new things is actually, sabi po ng author, is in vain. Because there is really nothing new. Ayan, di ba yung mga, sa mga technologies po natin, kakalabas pa lang ng iPhone 13. Meron na bang iPhone 14? Ayan, so yung mga mahilig sa mga gadgets. So there is, bago siya ngayon, pero bukas hindi na siya bago. So there is really nothing new sa atin pong mundo. And ang sabi rin po is that however great a man is, however great yung legacy na kanya pong iiwan, however great siguro yung accomplishment niya, sabi po ng Bible, makakalimutan at makakalimutan po siya. Wala namang mabubuhay ng 200 years na makakaalala pa sa kanya. So however great the legacy. So these are but few things na sinasabi po ng Bible na wala po siyang meaning if we find meaning on these things. So man's labor apart from God will not bring any profit. It will have no value or meaning at all. So as children of God, ano nga ba yung kailangan po nating gawin? So ang sinasabi po ng Bible is that if we work under the sun, outside the presence of God, wala pong magiging kabuluhan yung ating pong mga labor. So as children of God, what we need to do is that everything we do, dapat nandun po ang Panginoon. And that our main end is to glorify God with all of these things. Not even to glorify ourselves, but for God to be glorified sa atin pong mga buhay. And that for God to be seen and be magnified sa atin pong mga buhay. So we remember that God is above the sun. So in everything that we will do, we should work at it for the Lord and not for anything else. So sa lahat ng bagay na ating gagawin, be it in our family, in our studies, maybe in our workplace, dapat lagi pong naka-anchor siya sa Panginoon. Because it's only through this that hindi po tayo mawawala. Kasi once that we deviate or we depart from the presence of God, anything na atin pong gagawin, kahit siguro sobrang ganda pa nung output mo dun sa ginawa mo, if God is not with you, it is meaningless. Wala po siyang value. And because everything we do for the Lord, always remember that meron po siyang value. Siguro hindi man sa standard ng mundo, but we know that everything we do for the Lord, it has actually an eternal value. And hindi po ito yung vanity na sinasabi niya that it's temporary. Because the things that we labor for the Lord, it will have an eternal value. And that God's promise, yun nga po, yung gift niya po, that as we labor, we will be able to enjoy the fruits ng atin pong mga labor. And so, as children of God, yun po yung point number one natin. In everything we do, saan man po tayo nilagay ng Panginoon, I believe,
Kung tayo man po ay mga full-time mothers or mga market people, mga students, always remember na lahat po ng gagawin po natin ay dapat lagi pong naka-anchor siya sa Panginoon. Ang pinaka main end po natin is to give God the glory in all of these things. So yung lagi nga po nating sinasabi para hindi po tayo ma-discourage or para ibigay po natin yung best natin in everything that we do. We will do it not for people, not even for our boss to be pleased, pero we will do it for God. Amen? So by kapag ganun po kasi yung thinking natin, yung mindset natin na lahat ng gagawin po natin ay para sa Panginoon, parang minsan mag-iisip ka rin eh. Parang para to kay Lord, parang nakakaya naman ito lang yung aking gagawin. So parang alam mo yun yung standard. So you are able to also improve yung ating pong mga sarili. So yun po yung first point. Ayan, di ba? Ang bilis po natin. Apart from God, our labor will be in vain. And then for the second point, ito naman yung sinasabi niyang vanity ulit. Apart from God, wisdom is vanity. So in verse 12 to 18, so nabanggit ko po kanina that this book, yung author po is actually associated kay Solomon. And I think familiar din naman po tayo na nung pinapili si Solomon kung ano yung gusto niya is wisdom, yung hiningi po niya sa Panginoon. And so wisdom yung nandito, parang yung assumption is yun na yung pinaka-great na pwede niyang kunin. And of course the rest, that includes yung wealth and all, ay kasama po sa sinasabi niyang vanity. So, Solomon was known to be full of wisdom. Parang meron ngang nabanggit sa Bible na he was the wisest man that ever lived because of this wisdom. Pero makita po natin in this book na, ayan, si Solomon sabi po niya, wisdom is vanity. Ayan, meaningless din po ang wisdom. So, because ang sinasabi po niyang wisdom actually in here, he is referring to the earthly wisdom. So the true wisdom na dapat sinisik po natin is the wisdom that comes from God. So sabi nga po ng kanta kanina, God is the author of wisdom. And yung wisdom, hindi po dapat yun yung pinaka-goal po natin, pinaka-end po natin. Pero ang Panginoon po pa rin na siyang nagbibigay ng true wisdom. Because true wisdom is a means of knowing God and walking in His ways. Earthly wisdom cannot solve all the problems and supply what is lacking. Yun po yung sinasabi niya dito. And then in verse 15, ang sabi po niya, ayan. So what is crooked cannot be made straight and what is lacking cannot be numbered. And then in 18, for in much wisdom is much grief and he who increases knowledge increases sorrow. So, napansin po ba natin to na the more na parang mas nagiging matalino ka sa mga earthly things, the more na nagkakaroon ka ng burden na nalalaman mo yung mga problem, kailangan gantong isolve. So, the more that you learn, the more that you acquire wisdom from the world, the more na nagkakaroon ka ng grief or sorrow. Mas lalong nagiging burdensome or wearisome. And makikita po natin that the quest for knowledge actually, it doesn't stop. But, ang sinasabi po ni Solomon, these two is vanity. So, gaano ka man katalino, gaano ka man ka-wise in terms of the worldly things, if God is not with you, wala siyang bearing. It is nothing. It is useless. It is meaningless. Kasi makita rin po natin na yung mga pinakamatatalino minsan, yung iba nga, di ba? Parang sa sobrang talino po nila, nawawalan na sila ng tamang katinuan. Yan. So they are not truly happy or satisfied or contented. So kagaya rin po siya ng mga taong sobrang nagle-labor. The more na they quest for wisdom, the more that they quest for knowledge once na nakapag-discover po sila ng bago. So we are not saying here
that the quest for knowledge is not good, kagaya nga po na nabanggit ko kanina, but what we are saying here is that no matter how wise you are, if God is not glorified with your wisdom, it's nothing. It's useless or of no value at all. So always remember na adun po dapat sa wisdom na meron po tayo, not the wisdom of the world, but the wisdom that comes from God. Yun pa rin po yung parang pinaka-end po natin, that God will be glorified with this wisdom that we have. And so today, we have seen the vanity of life apart from God. And that no matter how hard we work, how wise we are, if God is not with us, if God is not glorified through our lives, it's all meaningless or vanity. And that no matter how much we labor, if we don't honor God with the fruits of our labor, makikita na lang po natin that the fruits of our labor will just drift away, or sabi nga po ng Bible, para siyang ibon, it has wings. Magpa-fly na lang siya, mawawala na lang siya. Hindi natin siya ma-enjoy because hindi po natin alam i-honor ang Panginoon with with the fruits of our labor. And so, yun naman po yung good news, that as children of God, we need not to labor that much. Naniniwala po ba tayo? Na hindi po natin kailangang mag-work so hard, nakagaya nga po ng mga ginagawa ng mga tao sa mundo. But we must always leave room for the grace of God and for Him to move. Kasi kung on our own, ang tendency po kasi nun is magmamayabang po tayo. Na we have done this, kaya nga na-achieve po natin yon. And I believe, most especially sa mga kagaya ko pong pagod na siguro sa pag-work, God really wants us to have time to rest. And not just to rest in the world, but to rest in His presence. We need not to be the wisest. Hindi po natin kailangan maging sobrang talino, kagaya ni Einstein. Yan. So, kasi ang promise po ng Panginoon, nung nireceive po natin ang Panginoong Jesus sa ating pong buhay, we have the mind of Christ. Kaya nga kahit po, siguro sa atin pong minsan pag ine-evaluate po natin yung mga sarili natin, hindi naman talaga ako ganun katalinuhan eh. Pero, you need to believe that since you have the mind of Christ, ay kaya ng Panginoon na mag-move sa buhay mo. And kaya niyang gamitin yung wisdom na ibinigay niya sa'yo for His name to be glorified sa iyong buhay. And so, brothers and sisters, it's only in the presence of God that we can truly find meaning or value or profit on the things that we do and the things that we have. Apart from God, all of this, gano'n man po tayo, ka-hardworking, 24/7 po ba tayo nag-work? Parang lahat na ng wisdom siguro ng mundo ay nasa atin. But without God sa atin pong mga buhay ay wala pong kabuluhan ang lahat ng mga ito. And so today, choose to glorify Him in all of this, and we will see how He moves and how He will prosper all the works of our hands. At kung ikaw naman po, yung anak ng Panginoon, that you have drifted away from His presence in your pursuit of happiness or in your quest for to search for meaning on the things of the world, or to search satisfaction, or even to find satisfaction in the things of this world. Pero kagaya nga po nung author of this book, si King Solomon, you failed and you are actually suffering the consequences of departing from the presence of God. So the good news today is that it's never too late. So you just need to return to God in repentance, and His arms are wide open to welcome you once again. So yun po yung ating pong teaching. Ayan. So in conclusion, gusto ko lang din pong mag-share ng brief na testimony on how this text actually parang nangusap din po ang Panginoon sa akin.
So just like any other market people, sa mga hindi po nakakaalam, so ako po ay nag-work sa CSU as the department chair ng Agricultural and Biosystems Engineering. And yun, nadagdagan din po yung favor kasi ginawa akong coordinator ng graduate school. So just like any other market people, ako din po ay prone ba? Na maging workaholic. Ayan. Kung work lang po pag-uusapan, talaga naman, pwede po tayong i-contest kung work lang ang pag-uusapan. And nakita ko rin po yung sinasabi po ng author dito that labor, so much labor. Actually, hindi po ako nauubusan ng ginagawa. Kahit may mga natatapos po ako, hindi po siya nauubusan. And sometimes, parang dumarating din po ako sa point na wala na po doon yung joy in doing the work, that even yung akin pong health ay nagsasuffer, or wala na po doon yung satisfaction. But I really thank and praise God for having people, sila Pastor Dan, Ate Claire, yung aking pong nanay, who always remind me to slow down, enjoy my work, and take time to rest. And kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, as children of God, part po nung privilege na binigay po sa atin ng Panginoon is that hindi po natin kailangang mag-work so hard, kagaya nga po ng mga unbelievers, to achieve something. We always need to leave room para po gumalaw ang Panginoon, for His grace na matanggap po natin. So last week, so kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, with the previous experiences that I have this week, parang doon din po nangusap ang Panginoon kung bakit ito po yung napili ko. So last week, I have seen how people toil, labor so much for, kasi nasa marketplace po ako, for promotion. And how, na nakita ko rin po how their labor actually parang wala siyang value or meaning at all. So, marami po sa kanila nag-prepare po ng mga documents para po sa kanilang promotion, and many of them, actually, they waited for years bago po sila ma-promote. So, nung tinitignan ko po sila, parang I cannot help but to really praise God, kasi syempre, parang nabanggit ko na rin before na parang ang bago ko po sa workplace, lately lang po ako, parang wala pang 3 years na na-permanent ako actually. But I have seen God na, I have seen the work of God, yung hand ng Panginoon to move sa akin pong workplace. Kasi kung i-compare ko po yung labor na ginawa nila, parang wala pa siya sa katiting ng ginawa ko. But yun po yung promise ng Panginoon, na hindi po natin kailangang mag-labor so hard to be promoted, most especially sa mga market people. Because if we are laboring and kasama po natin ang Panginoon, we are in the presence of God, si Lord po ang bahala sa atin. And that our hope, yung aking pong hope and trust ay nasa Panginoon lang. Yun kasi yung lagi ko rin pong pinagpe-pray na hindi po ako naghahanap ng kakapitan, ganyan. Kasi alam kong si Lord, promotion comes only from God. No matter how hard we try siguro na magpagawin ang lahat ng bagay, ganyan, para lang ma-impress sila, i-promote ka. If God is not with you, your labor will be in vain. Wala po siyang kabuluhan. And ito rin po yung isang experience ko. Last month, I actually received an invitation na maging one of the speakers for an international conference. So meron po kasing international conference ng food science and technology. So parang sobrang na-amaze lang ako kay Lord, kasi actually this one, wala naman po talaga akong actually ginawa. So, nag-publish lang ako ng paper, yun na, nag-end na doon. Hindi naman ako nag-attend ng any conferences or what for
for exposure, for connection. Pero nito lang January, parang sila yung mismong nag-send ng invitation na gusto nilang maging speaker, one of the speaker ako. Tapos parang nung una, parang chinek ko pa yung website kasi baka sabi ko, baka scam to. So chinek ko pa, parang I really doubt na kayang gawin ng Panginoon na, alam mo yun, kasi chinek ko yung website nila, naghahanap ako ng Pilipino. Kasi madami pong from other countries. Pero yung sa Pilipinas kasi wala talaga. So parang sabi ko, baka scam to. So parang chinek ko pa po, but ito po yung talagang na-receive ko sa Panginoon na as children of God, part siya nung gift or nung blessing na hindi ko po talaga kailangang mag-work so hard. Kasi once na lahat ng ginagawa mo, naka-anchor siya sa Panginoon or nandun na yung desire mo is to give God the glory. Kasi titingnan ko rin po yung sarili ko, parang kaya ko ba mag-speak, ganyan. Pero alam mo yun, yung parang gusto ng Panginoon na i-glorify yung pangalan niya sa buhay mo. So parang ang galing lang, kasi parang smooth flowing lang yung daanan mo is prepare na siya dati ng Panginoon. And wala naman ako masyadong ginagawa, pero sila yung blessing ang lumalapit. So parang sobrang galing lang ni Lord, and dito ko rin po nakita na I am really so favored, not actually because of my labor, not even because of the wisdom that I have. May mas mga matatalino pa po sa inyo. But it's actually really by the grace of God na alam ko pong na-experience ko ang mga bagay na ito. And I really praise God kasi even po sa workplace, minsan, pagpaminsan-minsan na pumapasok po ako, no matter how stressful I may be, parang hindi nila siya masyadong nakikita. Parang pag pumapasok ako, parang okay lang siya, ganyan. So parang alam mo yon na yung glory ng Panginoon is nakikita or namamagnify sa'yo. And even the unbelievers, they declare it, they claim it. So yun po yung blessing of toiling or laboring, not much, pero nandun po yung grace ng Panginoon. So I just really hope na meron po tayong natutunan for today. So it's not yet too late to find meaning on the things that we are doing. And kung sa tingin man po natin, siguro medyo nag-segue tayo ng daan, nawala po tayo sa direction, but God's grace is always sufficient na nandun po yung chance na bumalik po tayo sa Panginoon. And with all of that, I give back all the glory to God. Yun lang po. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Witness po ako sa buhay ni Jen. Talagang ako po ang nai-stress sa kanya. Maghapon sa kwarto, tsaka lang ho lalabas yan pag kakain na. Alam niya yung time kasi yung door po ng room niya kaharap nung kitchen. But truly, God is so good. Brothers and sisters, huwag ho nating ma-misinterpret ang sinasabi po ni Solomon that life is meaningless. Dapat ho ay maunawaan nating mabuti ng mas malalim kung bakit si Solomon ay nagsalita po ng ganito. Pinuri po ng Bible si Solomon, ang sabi po ng Bible sa kanya, wala nang mas mayaman pa o yayaman pa kay Solomon. Dahil pagdating po sa kayamanan, walang po pwedeng mag-break ng record ni Solomon pagdating sa yaman dahil sa katalinuhan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Now si Solomon, ang kanya pong tatay ay si David. Bago naging hari si Solomon, si David ang kanyang ama ay naging hari, at ang sabi po ng Bible, wala po siyang ginawa sa mga panahon na siya po ay naging hari ng Israel, kundi po ang gapiin
talunin ang maraming mga kingdoms, patayin ang maraming mga lumalaban sa Israel, at iyan ang kanyang ginawa. Kaya nga ho, hindi nagawa ni David ang magpatayo ng templo para sa Diyos sapagkat wala ho siyang inatupag kundi po ang pakikipaglaban. Sa bagay, mukhang inborn kay David ang pakikipaglaban sapagkat bata pa lang siya, even the lions and the bear ay kanya pong kinakalaban. Maraming mga tagumpay recorded in the Bible na pag-uusapan. Pero dumating sa punto ng buhay ni David na maging ang kanya pong binan ay kalaban na niya. Recorded ang kanyang mga tagumpay. Nakita ni Solomon, pero bakit sa Solomon ang kanyang sinabi, everything is meaningless. Namatay si David at si Solomon ang pumalit. Lahat ng yaman ay napa sa kanya. Isa po sa wisdom ni Solomon, sapagkat nung panahon po nila ay okay lang yung mag-asawa ka, tapos may mga concubines ka pa. Kung asawa rin lang naman ang pag-uusapan ay mukhang winner takes all para kay Solomon. Sa dami na kanyang naging asawa, lahat nung panahon ni David, giniyera niya ang lahat. Pero nung panahon po ni Solomon, inasawa niya ang lahat ng kalaban ng kanyang bayan, naging kakampi niya silang lahat. Kahit kayamanan ng kalaban ay napasa kanya nang walang dugong dumanak dahil friends ang lahat. Pero sabi po niya, nung siya'y nagsulat ng Ecclesiastes, everything is meaningless. Iniisip-isip ko kanina, pati kaya yung pag-aasawa niya ng marami, inisip niyang meaningless? Naalala ko po si Paul. Mag-asawa kayo. Pero sabi ni Paul, pero mas magandang huwag na kayong mag-asawa nang makapaglingkod kayo sa Panginoon ng mabuti. Not to discourage everyone to get married. But what I'm telling everyone, gusto ko pong maunawaan natin yung lalim ng sinasabi niya na vanity, meaningless. Lahat ng gawa ng tao ay wala pong kabuluhan kung hindi mo ito gagawin para sa Panginoon. Meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Lahat ng bagay ay mawawalan din naman ng kabuluhan. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Saan mo nga naman gagamitin ang lahat ng pinagpaguran natin sa silong ng langit? Kung hindi mo rin lang naman ito gagawin sa ngalan ng Panginoon, ang pagpupundar po natin ay mawawalan lang din naman ng kabuluhan. Nakita po ni Solomon, sabi po niya sa verse 5, the sun rises and the sun sets. Ang araw ay lumalabas at ipinapakita ang kanyang glory sa buong maghapon, pero bandang huli, siya ay lulubog din. Pero magmamadaling aakyat ulit ito bukas. Walang bago. Lahat ng bagay na lumalabas, nakikita sa mundong ito, ay pawang mga common. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning on its course. Can we read verse 7? Sa NIV, pwede ba nating makita? Verse 7 ng Ecclesiastes 1.
Can we read it? All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. Of course, may paliwanag ang science dyan. Pero nung ginamit po ni Solomon ito, oo nga no, lahat ng tubig sa batis, sa ilog, lahat ay pumapasok sa dagat, pero kailanman ang dagat o ang karagatan ay hindi po ito napupuno. Verse 8, sabi po ng Bible, all things are wearisome. Lahat ng bagay ay nakakapagal, nakakapagod. Amen. Nasubukan na po ba nating napagod? Maghapong paggawa. Pati nga sa paggawa ng mabuti, kung minsan napapagod ho tayo. Mabuti na lamang pinapaalalahan po tayo ng Bible, do not be weary in doing good. But everything we do under the sun is wearisome. But God is so good na siya po'y nagpakita ng halimbawa, may panahon sa lahat ng bagay. May panahon ng pagpapahinga. At ang araw po na ito ang panahon na dapat ay ibigay sa Diyos. Dahil kahit pa anong gawin mo, kung ang lahat ng gagawin mo rin lang naman ay hindi para sa Panginoon, everything is meaningless. Dahil yung ginawa mo para kay Kristo, yun lang ang maiiwan. Remember, the Bible is telling us, para ho tayong nagtatayo ng isang bahay at ang lahat ng mga materyales po nito ay kita ng Panginoon. Kung hindi po ito ginawa ng para sa Diyos, lahat ay meaningless. All things are wearisome, more than one can say. Now, can we read that part? The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Kailanman ang mga mata ng tao ay hindi ho nakontento. Ang atin pong pandinig, kailanman ay hindi rin po nakontento. Mga kabataan, makinig ho tayo mabuti. Bumili ng XRM. Ang mahal-mahal. Pagdating sa bahay, pinalitan yung fork. Pinalitan yung tambutso. Ang ganda-ganda ng pagkakagawa, pinalitan ng tambutso. Di ba? Ginawang mas maingay, yung ayaw magpatulog ng kapitbahay. Pagdating sa daan, hinuli. Reklamo ka ngayon. Mamaya-maya, umuwi ka ulit. Di ba? Nakakita ka na naman ng bago. Uy, maganda yung... Di ho ba natin napapansin? Pumunta ka ngayon sa mga motor parts, ang dami pong mga nabibiling mga kaek-ekan. May isang ilaw, ang tawag po doon, headlights. Hindi ho nakontento. Bumili ng, ano yan? Para daw mas maliwanag. Di ba? Pero kapag ka nailawan ka ng nasasalubong nun mo, nagagalit ka. Pero yung naiilawan mo, hindi mo nararamdaman ang kanyang pakiramdam. Nung nabangga ka, everything is meaningless. Can I hear amen? Eh, uso, pastor eh. Di mo ba namamalayan? Magkanong pera ang nawawala dahil lamang sa pagpapaganda ng motor na ito? Di mo nakakalimutan mag-impok, pero nakakalimutan mo ang para sa Panginoon. Everything is meaningless under the sun. Amen. The eye never has enough for seeing.
Hindi ho kailanman na kontento ang mata. Katulad nga po na nabanggit ni Jen, di ba? May iPhone 7, 8, 9, 10. Anong iPhone na meron ngayon? Tuwan-tuwa ho yung gumagawa. Di ba? Tuwan-tuwa ho tayo sa mga advertisements. Ang galing. Karapatan mo yan. Pero dahil nag-aaral po tayo ng Biblia, ingatan ho natin ang ating mga mata. Sapagkat ang mga mata po na ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga po sabi ni Jesus, di baling pumasok ka sa langit ng walang mata. Di baling mamatay kang bulag kaysa naman meron kang dalawang mata na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang ating mga tenga, wala hong katapusan ng pagnanasa niyan. Kaya nga po ang tao ay gawa ng gawa ng gawa ng gawa. Sa sobra pong paggawa ay nakalimutan na ang gumawa ng para sa Panginoon. Yung preacher po natin kanina, pagising sa umaga, alam ko nagbabasa ng Bible yan kasi meron ho tayong morning devotion na sinusundan. Department head, pagkatapos nakikita ko po yung ginagawa niya sa bahay dahil mula nang dumating ang pandemya po nito, nababantayan ko kung paano po siya magtrabaho. Pupunta sa school dahil ako po yung driver niya. May oras ho yan ang pagpasok hanggang sa pag-uwi. Ihatid ko na ho yan, wala pa kaming kwento-kwento sapagkat nakaharap po siya sa kanyang cellphone at meron pong ginagawa. Pagdating sa bahay, ganun din. Pero alam nyo, niminsan, hindi po niya nakaligtaan ang maghugas ng plato sapagkat yun ang kanyang trabaho. Bagay na gusto ko pong sabihin sa lahat, there is time for everything. Huwag mong ipagmalaki na marami kang alam, very busy ka, na hindi mo magampanan yung dapat mong gampanan, una sa Diyos, pangalawa sa pamilya, at pagkatapos ay para sa sarili mo. Hindi lamang ho nakapaghugas ng plato si Jen nung matindi ang kanyang ubo at meron po siyang flu. Pero binilang ko ho yun, tatlong araw lamang. Nung pang-apat na araw, may ubu-ubu pa pero naghugas na ng plato. Eh yun pong mga nag-excuse naman dyan pagkatapos kumain, bato-bato sa langit, tamaan ka nawa. Mag-isip ka pagkatapos sasabihin mo, all glory to God. Nung Wednesday, nandito po silang lahat, hinatid ko po sila sa prayer meeting. So nandun po ako sa bahay dahil ako po yung nakikipag-prayer meeting online at binabantayan ko po mabuti kung sino po yung mga nanonood online ngayon. Alam nyo na kung ilan na nakikipag-prayer sa online. Pumasok po ako sa kitchen para po uminom. Narinig ko, may nagsasalita sa kwarto ni Jen. Nakapadlock ang door, nakalock ang bintana. So sabi ko, parang sinakay ko siya kanina. Hinatid ko sa church, pero bakit may nagsasalita? Yun pala merong webinar. Offline. Off the record. So naka-on yung kanyang laptop, wala siya doon. Sabi ko, nung binuksan ko, anong nangyari? Nasa prayer meeting nga. Pero alam nyo, kahit ganun ho kabisi, huwag kalimutan ang para sa Panginoon. Isang bagay lamang ho gusto kong sabihin. Yung preacher po natin kanina, gusto ko lamang hong patunayan sa inyo, yun pong itinuturo po niya,
kahit gaano pa karami ang ginawa natin sa buhay na ito, kung hindi rin lang naman natin gagawin para sa Panginoon, everything is meaningless. Amen. Kaya kahit gaano kabisi po yung tao na yan, hindi po niya nakakalimutan ang para sa Panginoon. May schedule po kami sa Pulpit Ministry, pero pagka siya may schedule, hindi po pwedeng hindi niya gagampanan ang kanya pong preaching ministry sapagat ito ay para sa Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba, gaano ka ba kabisi? Pero siguraduhin ho natin na mga pinagkakabisihan ho natin ay hanggang sa langit, ire-reward po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Balikan nga po natin yung pagandahan ng motor. Sabi naman ng Bible, verse 8. All things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Alam mo, sa mga panahon ito, talagang pagdating po sa motor, ito, ang ganda-ganda ng pagkakadesign ng motor, di ba? Ginawa ho ng engineer yan. Pero alam mo, dahil, alam yon, kailangan mapogi eh. So, ang ginawa ho ng iba, pinalitan ng gulong. Pinaliit. Ang tawag ho doon, lowered. O, di ba? Tapos yung dating red, nilagyan ng registered color red. Nilagyan ng kung ano-anong palamuti. Kaya ngayon, hindi mo na alam kung anong kulay. Ang cute, di ba? Karapatan mo yan. Okay lang, nagawin mo yan. Pero alam mo, mas maganda sana kung yung motor mo may inangkas ka, dinala mo sa Panginoon. And I believe in heaven. Doon sa langit, naka-record yung pinaganda mong motor. Nabigyan mo ng pagkakataon ang mga angels na mag-celebrate sa langit dahil meron kang inangkas na unbeliever na born again na dinala mo sa church. And I believe yung pinaghirapan mong motor hindi ho meaningless. Amen. Mga Marites, sikat ngayon. Pero okay lang yan. Kung ang pagiging Marites mo, ang ibabalita mo, merong Jesus na namatay sa krus, na ngayon ay nagpapagaling, nagpapalaya, na ngayon ay nagbibigay ng lahat ng blessing sa mga taong nangangailangan. Lahat ng bagay na ginagawa po natin sa mundong ito, ikabit mo si Jesus. And I'm telling you, lahat ng gagawin mo, magkakaroon ho ng meaning. It will never be meaningless. Amen. Can I hear amen? Sabi nung asawa ko nung nagpapagawa kami ng bahay, Dad, bakit parang ang laki-laki yata na pinapagawa mo? Di ba sabi ko maliit lang? Ako man, gusto ko ng maliit na bahay. Pero alam nyo, nangarap din tayo ng isang tahanan na nagpo-produce ng mga ministers. Not only a house para lamang maging tahanan ng isang pamilya. Pero ang pangarap ho natin, magkaroon tayo ng tahanan for God's glory. It is not just to display that God had provided for our needs para po gawin ang isang bahay. Pero ano yung gagawin mo sa bahay na ito para po mapapurihan ang Panginoon? Lahat ng bagay na gagawin po natin sa mundong ito, be sure na hindi po mangyari yung sinasabi ni Solomon, meaningless.
Sa chapter 1 pa lamang ho tayo. Meron po tayong chapter 2 at hanggang sa chapter 31. Pero lahat ng gagawin ho natin kung wala ang Panginoon, it will be meaningless. Pero lahat ng gagawin mo for the glory of God, it will be counted at ito po kailanman ay hindi po mawawalan ng saysay. Can I hear amen? Can I hear amen? So gusto ho ba natin na maging meaningful ang buhay na ito? Do it for God. Gawin mo ng para sa Panginoon. Gawin mo for the glory of God. Your labor, for the glory of God. Your wisdom, for the glory of God. And I'm telling you, everything will be meaningful. Wala hong masasayang, wala hong mawawala. Ito po ay gagamitin ng Panginoon later on to reward us. Amen. Ginawa kang pogi, gamitin mo para sa Panginoon. Tinitingnan ko si Dave eh. Sabi ko, naiinggit ako kay Dave ko minsan. Sana ako may ilong na ganyan. Sana ako may balbas na ganyan. Nakailang hair grower na ho ito, walang tumubo. Dahil ang ganda at ang kagwapohan ay hindi lamang dapat gamitin mang-akit ng tao. Gamitin mo para sa Panginoon. Kaya nga nung araw, in-encourage ko si Dave, alam mo Dave, pag ikaw nag-preach, ang daming maniniwala. Ako nga, mukhang sanggano, may naniniwala pa rin eh. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, yung ganda mo, gamitin mo kay Kristo. Amen? Amen? Nahingit mo talaga ako. Sabi ko, grace na lang ni Lord na may naniniwala sa akin. Ganito kaitim. Pero sabi ko, Dave, magpastor ka lang, ang daming aaten. Kailan ba? Amen! Hallelujah! Naalala ko nung ako ay nagpipreach, bata-bata pa po ako. Eh syempre, marami pong nag-aattend ng mga professional doon sa church ko dati. Meron po akong isang member na wala akong ginawa kundi hanapan po ako ng mali. So lahat ng maling grammar ko, inkur-ikur-it na. So every Sunday, yan ho ang kanyang gagawin. Nag-attend po sa church para lamang komentuhan ang akin pong grammar at yung akin pong preaching. Doktor po siya. Tuwa naman ho ako, kahit pa paano, doon ko po na-discover yung pagkakamali ko. Kaya isang araw, sabi ko sa kanya, alam mo, siguro mas maganda kung ikaw ang mag-preach. Kasi yung galing mo sa grammar, siguro mas marami ka kung maniniwala. Dumating po ang panahon, sila ho'y nagpastor. Biyaya mo ng Diyos, hanggang ngayon di ho nakalaki yung kanilang church. Pero kung kayong lahat na nakikinig sa gawain ho na ito, anumang talent na meron ka, gamitin mo kay Kristo at lahat ng bagay na gagawin mo para sa kanyang kapurihan, wala hong meaningless na bahagi ng buhay po natin if we will do it for the glory of God. Amen! Can I hear amen? Pinapasalamatan ko ang lahat ng mga naging bahagi ng church po na ito. May mga drivers po tayo. Bukod kay Hill, dumating po ang Homer, dumating po si Haniel. Yung Haniel, lahat ho ng mga SWAT nung araw pag sumakay sa kanya, nagpe-pray. Kasi pag nagpreno po yung Haniel na ito, lahat po sila nasa harap. Pero ganun pa man, tuwing meron ho akong mga nakakausap na SWAT,
member nung araw, lagi pong tinatanong, kumusta na po si Kuya Haniel? Kumusta na po si Kuya Haniel? At marami po akong mga naririnig na salamat sa tiyaga niya na maghatid sundo sa amin. Dahil pag umuulan, kahit iskinita, ipinapasok po yung jeep para lamang may hatid yung mga SWAT members natin nung araw. Ang konduktor niya yata si Mike. Ah, diba? Pero alam nyo, bagay na hindi po nakakalimutan nang dahil sa kanila pong talent, marami pong ngayon ay mga ministers na din. They are successful cell leaders. Marami po sa kanila ngayon ay mga ministers na. It's all because of a simple driver na meron pong puso na maghatid, magsundo. Kaya nga po may mga lumabas na mga disciples. Do you get my point? Brothers and sisters, today, kung ang meron po tayo, kung anuman ang meron po tayo ngayon, kung hindi rin naman po natin gagamitin para sa Panginoon, everything will be meaningless. Magaling kang umawit, magaling kang sumayaw, gamitin mo para sa Panginoon. Sapagkat pag hindi mo ginamit sa Diyos yan, isang araw, hindi mo na magagawa. Pagharap mo sa langit, tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Maraming mga dumarating na mga resources po sa atin, kayamanan na sobra-sobra. Natutuwa po tayo. Pero tanong, kailan po ba natin nakita ang mga taong may pangangailangan at naging bahagi tayo sa buhay po nila? Brothers and sisters, vanity, vanity. Everything is meaningless kung ang lahat na meron po tayo hindi natin gagamitin para sa Panginoon, it will be meaningless. Today, before we go home, sa pagkakaupo po mo na yan, I want you to close your eyes and ask God, anong bahagi ng buhay ko ang nagbigay ng glory sa Panginoon? As we close our eyes today, tingnan mo kung gaano katapat ang Diyos, binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng maraming mga talents. Binigyan ka ng maraming panahon. Binigyan ka ng maraming mga resources. You have enjoyed it. Pero anong bahagi ng lahat ng ito ang nagamit natin para sa Panginoon? We need to maximize our life for God's glory. Minsan lang mabuhay sa mundong ito, pagkatapos nito ay wala na. Minsan lang dumating ang tagumpay sa buhay po natin, pagkatapos po nito ay wala na. Kung hindi rin lang naman po natin magamit para sa Panginoon, samantalang siyang nagbigay ng lahat po ng ito, I'm telling you, everything will be meaningless. God had given us 24 hours a day. Binigyan ho tayo ng panahon. Ilan ang nagamit natin para sa Diyos? Binigyan ka ng himig, binigyan ka ng tinig. Kailan ka umawit sa Panginoon? Binigyan ka ng magaling ng maayos na pananalita, pero ilang tao ang na-encourage dahil sa salita mo? Today, before we go home, I want to thank God. Say thank you, Jesus, for His faithfulness. For God had given you so much. Samantalang yung iba, walang-wala. Samantalang yung iba, hindi nakatanggap. But God had given you so much.
God had given you education. God had given you talents. God had given you life. God had given you good health. Ang dami mong mga resources. Samantalang yung iba naghihirap. Thank you, Jesus. Come on, thank God for that. Kahit hindi po natin na-maximize ang buhay na ito para sa Kanya, God had given you so much, more than enough. Thank you, Lord. Every day, count your blessings. Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. Salamat. God, we know you have a purpose. Bakit mo kami binigyan ng buhay? Hindi para sa sarili namin, but to give you the glory and the praise and the honor. God, you have given us so much. Siksikliklik at umaapaw na pagpapala ang binigay mo sa amin. Pero minsan, Panginoon, nakakaligtaan namin, ang lahat ng ito ay meron pong katapusan. But today, Lord, we will not allow nalilipas ang buhay na ito, O Diyos, na hindi mo nagamit to the maximum ng nais mong pagkakagamitan. For today, Lord, we are making a decision. Ayaw namin, Panginoon, na matapos ang buhay na ito meaningless. But Lord, we want your name to be glorified in this time. Now, kung nais mong mag-glorify ang Panginoon sa buhay mo, start to give Him the glory. In your talents, give Him the glory. With your talents, give Him the glory. Hallelujah. Kung nais mong magbigay ng glory sa Panginoon and now you are willing to offer your life to Jesus, I want you to stand. Lift your hands as high as you can and say to your Jesus, Lord, here I am. I want to use this life, Lord, only for your glory. Sabihin mo sa Panginoon, lahat ng binigay niya sa iyo, ibigay mo sa Kanya. Telling you, wala hong masasayang, wala hong mawawala. But God will surely reward you of your faithfulness. Oh, oh, thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Can sing it again. Grace for only
Standing before you, O God. Nung kami, Panginoon, ay humingi sa iyo, binigyan mo kami. Nung kami tumawag sa iyo, Panginoon, tinugon mo kami. And now, Lord, we receive all the blessings and the favor na nais mo, Panginoon, na tanggapin namin. You have given us talents. You have given us education. You have given us, Lord, resources. More than enough. You are so faithful. Now, Lord, we pray. Use us as a blessing to people. Use us, O God, as a blessing to your kingdom. Kaming lahat, Panginoon, alam namin meron kaming bahagi sa katawan ni Kristo. At kung hindi namin gagamitin ang lahat ng ito, Panginoon, you will surely deny us kapag ikaw ay maghari. Lord, today have mercy on us, O God. Kung kami man ay hindi po gumawa ng iyong kalooban sa mga nakaraang panahon, may you forgive us, O God, of our sin of omission. Kung narinig namin ang pangangailangan ng iba't hindi po kami tumugon, Lord, ayaw namin, Panginoon, na pagdating ng araw, sasabihin mo sa amin, you've been hungry and we did not give you food. You've been thirsty and we have given you nothing to drink. You are naked, O God, and we didn't clothe you. In prison, and we didn't visit you. Lord, today, may you open our spiritual eyes so we can see kung saan mo, Panginoon, kami dapat gamitin, kung kailan mo kami gagamitin. Lord, we are willing. Speak. Lord, magwika ka. Magsalita ka. At kami, Panginoon, ay susunod. Susunod kami, Panginoon, sa iyong kalooban. For this is the very reason kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. To do your perfect will. Today, O God, maging sa lahat ng mga nanonood online, I pray, Lord, touch your people. And may we learn, O God, to listen sa lahat ng iyong panawagan, Panginoon, ay tutugon kami. Lord, we don't want this life to be meaningless. But Lord, nais namin na ang buhay na ito'y magbigay ng kaluwalhatian lamang para sa iyo. And so Lord God, today in Jesus' name, listen, O God. Listen to the prayers of your people. Come on. Kung nais mo natin maghandog ng buhay natin sa Panginoon, say it to Jesus. Hallelujah. Lord, use this life for your glory. Use this life for your glory. And God, ang aming dalangin, Lord, I pray that may your anointing, O God, be upon your people. Touch your people, O God. Give them, Lord, your special favor and even your anointing so that, Lord God, today as we go out, as we go out to this room, O God, nandun, Panginoon, ang assurance namin that this life will never be meaningless. But Lord God, use this life for your glory and for your glory alone. May you use, O God, even our resources for your glory and for your glory alone. Use our talents, O God, for your glory and for your glory alone. And today, Lord, in Jesus' mighty name, I pray, seal your people, O God, with your Holy Spirit. That as they do, O God, and as they perform, Panginoon, ang kanilang calling, may you
bless them. May you be with them, O God. Fulfill, Panginoon, ang iyong pong nais at ang iyong perfect will sa buhay po nila for your glory and for your glory alone. Today, Lord, I pray in Jesus' name, may you supply the needs of your people. Sino man ang nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, I pray, Lord God, hallelujah, touch their bodies and let there be healing, O God, in that body. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, I pray for your healing to be upon them, O God. Even those watching online, Lord God, I pray, release your healing, O God. Let them receive your healing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, lahat ng pangangailangan ng iyong mga nakipagkalob mo sa kanila, Lord, sino man ang nangangailangan sa pananalapi, supply their needs, O God. Hallelujah, in Jesus' name. Sino man ang nangangailangan ng promotion, Lord, then give them their promotion. And Lord God, today, give them peace, give them peace, give them peace. Lord God, hallelujah, I speak healing and all kinds of favor and grace to be upon your people. At sa amin pong pag-uwi sa Panginoon, ang aming dalangin, bit-bit namin ang lahat ng tagumpay na pinagkalog mo na. Yes, Lord, everything is meaningless kung wala ka sa buhay namin. But today, Lord God, we claim, with you, O God, with you, Jesus, with your Holy Spirit na nasa amin, Panginoon, gagawin namin ang aming bahagi, and that every day will be a meaningful day for your glory and for your glory alone. At ang buhay na ito, Panginoon, gagamitin mo for your glory. Lord, as we close today, Lord God, sa gawain po na ito, God, seal us with your Holy Spirit. And God, to you we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus, and everyone will say, Amen. Pwede mo tayong kumamay ng limang tao, sabihin mo sa kanya, life will be meaningful. God bless you. See you on Sunday.